Okay, ayan. So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At ito na po yung ating pinakaabangan na debate. Ayan, ni Brother Mel at ni Brother Dudes Ariscado. So, ngayon po ay magaganap ang ating isang friendly discussion sa pagitan po ng ating kapatid na si Brother Melchor Manalili and Dudes Ariscado of Church of God. So sa topic po na kanilang pagdedebatihan ay ang purgatory. So bago po ang lahat, pa-share po ng ating live at kung meron po kayong mga okay lang po na pwede kayong pumasok dito sa law. Pero dyan po sa atin sa comment section, message lang po kayo dyan. At ayan, tayo po ay mag-aaral at magdinilay ng ating isang topic na talaga namang maraming katanungan para sa ating mga kaibayo sa pananampalataya. So sa gabing po ito ay ang pagdebating ito ay isang uri din po ng pag-aaral upang ito ay klaruhin at ipaliwanag ng ating affirmative ang kanya pong pinananampalatayanan about sa purgatory. So ang ating pong magaling at isang napaka guwapong-guwapong moderator natin, si Brother Nash. So, bibigay ko na po kay Brother Nash. Bro Nash, ang atin pong moderator. Yeah, sorry, sorry. Gusto ko yan, no? Yung guwapong-guwapo. Yan. So, before we start, no? Bakit ako hindi guwapo? Ayun. Eh, magiging bias daw, Uncle Mel. Uncle Nash, bakit ako hindi guwapo? Anyways, start na tayo mga angel ha. So babasahin ko lang ang rules and regulations natin, no? In defense of the truth, rules and regulations along with the bio, rules and regulations, number one, ang lahat ng sagot na kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil lang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na moderator ng next question. Number two, kung categorical lang question, kailangan sumagot muna ng categorical bago magpaliwanag ng hindi lalagpas ng 20 seconds time. At ang 20 seconds time na yan, moderator ang magbabantay. Number three, yan. Kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad, wala nang paliwanagan. Number four, ano man ang, kung ano ang tanong, yun lang sasagutin. Number five, sa unang pagtatanong ay kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side at sa rebuttal stance. Sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag, basta pasok sa topic. Ayan. Number seven, out of topic are not accepted. Number eight, no side comment. Number 9, no unpro attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the moderator and moderator's decision is always final. Number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Number 13, no showdown. Kapag sinabi pag nabasa ko, aminin mo, talo ka na. So wala po tayong showdown. No? So yan po. So 15 minutes tayo. Anong oras ba? 10 minutes to? 10-7. 10-7 lang, okay. So, 10-7 at naiintindihan na po yan ang ating mga debaters. So, sa rules and regulations natin, nag-agree pa ang both debaters dito? Brother Mel, naka-mute po. Naka-mute. Yes, po. Okay. Kung nag-agree kayo, hindi na natin patatagalin. So, sis Maring Nad, sa aking kumaring napakaganda. Ay, gusto ko yun. Ayun, wag lang ganun tititigan. Ano, timer? So, 10 minutes, Maring Nads. Yes, sabi mo sa akin, ready na. Ito lang yata yung mga. Bakit kayo wala? Oh, okay lang, debaters lang yung ano. Hindi ako makakamera. Oh. Nagkaano siya, ayaw ko bakit hindi. Pero dati, okay naman eh. Oo nga. Baka dito. So, sige, sige. Mamaya na lang iayos natin 'yan mga uncle. So, simulan na natin, Maring Nads. Ready na ba ang ating 10 minutes? Wait lang. Hindi, sabihin yung topic kung ano yung topic na pag-uusapan. Yes. Binanggit na ni Maring Nads about sa purgatory. Ayan. So, ako yung matib.
So, binanggit nga niya na si, ikaw, Uncle Mel, lang affirmative yan. So, Maring Nads, ready ka na ba? Oh, wait lang. Yung timer yun, ano. So, saglit lang po. So, 10 minutes. Okay? Times, Brother Mel, o kung okay, kung ready ka na, so, time start now for 10 minutes. Okay, magandang gabi sa ating lahat, mga kaibigan, lalo-lalo na sa lahat ng mga nanonood sa araw na ito, no? Napakagandang topic, no? Purgatory, no? Patutunayan po ni Brother Mel bilang isang Katoliko na ang paniniwala po ng Santa Iglesia Katolika at ang lahat ng mga Kristiyanong Katoliko na totoo po ang purgatory, no? Ito po ay hindi po imbento lamang o gawa-gawa lamang. Ito po ay may matibay na batayan sa Biblia at mayroong mga sinasabing mga talata na magpapatunay na mayroong purgatory doon. No? Ang salitang purgatory o purgatorio ay hindi po yan talaga Tagalog or English. No? Yan ay galing sa hang at hinango yan sa Latin, no? Picationem picatorium, no? Nakalagay doon. No? No? At ito dahil na meron tayong mga English na ginagamit, na ito ay nagamit na sa salitang purgatory. Na ang ibig sabihin ay paglilinis, no? Purification, no? Paglilinis, purification. Yun ang ibig sabihin. At ito ay ating pinaniniwalaan na hindi lamang sa kabilang buhay may paglilinis dito rin sa ibabaw ng lupa. Tayo ay nililinis din because purgatory is a state state in which souls are purified, no? No? Pinapurified ang souls kasi ang isang taong mayroong bahid kasalanan na kahit anuman, no, na maliit, no, hindi niya makikita, no, at hindi siya banal, no, kasi tayo pag mayroong kasalanan na ano, hindi tayo banal, hindi natin makikita ang Diyos. At sabi nga, kaya nga sabi ni Jesus, magpaka-perfect kayo, maging ganap kayo, be perfect as your heavenly Father is perfect. Kasi kung hindi tayo perfecto at meron tayong bahid na kasalanan na hindi natin napagsisihan at haharap tayo sa Diyos, no? At hindi tayo banal, hindi natin siya makikita, hindi natin makikita ng mukhaan ang Diyos. Yan, no? Nasa Biblia yan. Kaya nga inuutos ng ating Panginoon, sabi niya, be holy as your heaven, be holy, no? Sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, sabi nga sa sulat ni San Pedro, no? 1:14-18, no? Nandun, no? Magpakabanal kayo. No? Sabi niya, basahin natin. Sabi niya, kaya tayo tinatawag sa pagiging banal. Kasi kung hindi tayo banal, hindi tayo pwede sa langit. No? Kasi doon, ayon sa Mateo, sa Revelation chapter 22 verse 3, walang makikita roon na marumi o isinumpa. Kaya tinatawag tayo na sa kabanalan. No? Sabi nga, be holy, magpakabanal kayo. Kaya yun ang panawagan sa atin, no? Na maging banal tayo at maging perfecto tayo. Dahil itong purgatorio na pinaniniwalaan ng Santa Iglesia Katolika, ito yung paglilinis na kung saan ikaw ay mayroong kasalanan na hindi naman hahantong sa kamatayan, ay ito yung ating pinagdarasal. Ayan yan sa Biblia, no? Hindi ko na ibabanggit yung talata. Mas maganda itatanong lang sa atin kung ano nga doon yan. Kaya nga, ito nga yung sinasabi ko, it is a condition of existence. Purgatory is a condition of existence. No? At ito rin yung tinatawag na satisfaction na kung saan tayo'y dadalisayin. No? Dadalisayin tayo at lulilinis tayo, lulinisin tayo. Kasi hindi natin makikitaan ng mukhaan ang Diyos kung tayo ay mayroong marumi. No? Because God is perfect. Kinakailangan makikita mo ang Diyos kapag ka ikaw ay magiging ganap dyan, no? No, kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung sinasabi doon sa unang Pedro, no? Sinasabi niya sa chapter 1 verse 16, no? Unang Pedro chapter 1 verse 16, because sabi niya nasusulat, it is written, no? Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sabi ng Diyos yan. Hindi natin pwedeng sabihin, no, habang ang tao ay nandito sa ibabaw ng lupa, ay siya'y banal na.
No? Nagkakamali at nagkakamali pa rin tayo. Kaya nga itong purgatorio, ito yung tinatawag na kung saan dinadalisay, no? Nililinis tayo sa mga bagay na marurumi, na kung saan magiging hadlang upang hindi tayo makalapit at hindi natin makita ang Diyos. That is a state, purgatory sa state, no? Estado ito, no? Ito ay isang estado o isang lugar, no? Yun po yung ating paniniwalaan, no? Sabi nga, uulitin ko, hindi makakapasok at walang makikita o masusumpungan doon sa langit na sinumpa o marumi. Kung ikaw ay mayroong kaunting kasalanang bahid at ikaw ay papasok sa langit, hindi ka pwede roon. No? Kaya itong purgatory ay ito ay yung process of purification ng Diyos. Kung saan ikaw ay dadaan sa purification at ikaw ay dadalisayin upang ikaw ay maging karapat-dapat na humarap siya. Kumbaga, no, ito yung perfection, no? Purgatory, ito yung perfection na pamamaraan ng Diyos na lilinisin tayo para tayo ay makaharap niya. No? Gating ko, no? Itong purgatory ay isang purification process na kung saan kung tayo may mga kasalanang binyal na hindi napagsisihan, ay lilinisin at dadalisayin tayo upang tayo ay maging tunay na dalisay sa paningin at harapan ng Diyos. Ayan, no? Yun po. At itong purgatory na to na kini-question ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, no, hindi lang tayo mayroong bilip nito. Pati ang mga Hudyo, no, meron sila, no? Kasi wala sa bagay, wala naman silang ginagamit sa Bible na yung Makabyo, no? No, si Judas Makabyo do sa chapter 12, no, Judas Makabyo 12:42 in the following verse. Meron doong ginamit na yung mga kasalanan na nakita nila doon na ano ay maaari pang dalisayan, no? Paniniwala yan ng mga Hudyo na merong pagdadalisay. So, para makita natin, ay babasahin natin. Sabi rito, no? Hindi lang po kami ang naniniwala doon. Even ang mga Hudyo ay merong ginagawang tinatawag na pagdadalisay. No? Ito ang ano ni Judas Maccabeo sa kanyang sulat na sa kabilang buhay ay mayroong tinatawag na pagdadalisay. Basahin natin sa Maccabeo, Dos Maccabeo po. Kung meron kayong Biblia, basahin natin sa Dos Maccabeo, chapter 12. Sabi rito. Sabi rito. Basahin natin. Ito. Nagpalikom siya ng mga kaloob, 43 ko na simulan, nagpalikom siya ng mga kaloob na umaabot sa halagang 4,000 pilak at pinadala ito sa Jerusalem upang ihandog sa napantobos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas Maccabeo sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namatay na nanatiling makadiyos ay tatanggap ng pantimpala, ginawa niya ang paghandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ayan na. Naniniwala ang mga Hudyo na mayroong purification process na nililinis na kasalanan doon sa kabilang buhay. Hindi po Katoliko or Christian Catholic ang naniniwala dito sa tinatawag na purification process ng kasalanang binyag, no? Kundi yung mga Hudyo. Tandaan natin, without Judaism, there is no Christianity. Dito nagugat ang Christianismo sa mga Hudyo o Judaism. Kaya sa bagay, itong Makabyo na ito, hindi ito tinatanggap ng mga ibang mga sekta, no? Pero ito yung kasama doon sa nakano ng Bible. So, dapat po bilang mga Kristiyanong Katoliko, pinaniniwalaan natin na sa kabilang buhay, kinakailangan kapag tayo ay pumanaw sa buhay na ito at tayo ay haharap sa Diyos, kinakailangan tayo ay holy. No, tayo ay holy at tayo ay malinis. No? Magdapat yun po yung purification process na sinasabi ng simbahang Katoliko ayon sa ating banal na kasulatan, no? Na lilinisin, may paglilinis
na ginagawa, no? Ano yung ginagawa paglilinis, no? Paglilinis, no? Una-una, siyempre yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo na ibinuhos niya sa Kalbaryo, nilinis niya tayo doon, no? 'Yon ang tinatawag na paglilinis. But sa purgatorio, yung awa at habag ng Diyos ang kanyang gagamitin upang tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. Yung paglilinis po doon sa krus ng Kalbaryo, uulitin natin, yun po yung pagtubos sa ating lahat. No? Na sa ating lahat. Time is no? up. Time is up. Yan, yan po nagtatapos ang ating debate. So, dadako na tayo ngayon sa question and answer. So, ready ka na ba, Brother Dodds, para tanongin si Uncle Mel sa kanyang mga tinatag na poste? Okay po. Sige po. Okay, kung ready ka na, sis, Maring Nads, yung timer, okay na ba? Sorry, nakamute pala ako. Okay, set for 7 minutes para sa cross exam. Time start now. Okay, salamat po. 10 minutes. Wait. 10 okay. Minutes. And, tama, 7 minutes pala. Sorry. Go ahead. 7. Okay, sige, balik ko. Okay. Time start now. Okay, salamat. Ang una kong tanong, kaibigan, Richard, dun sa binasa mo sa Makabiyo, meron bang binabanggit doon na purgatorio? Okay. Kung letra for letra ang hahanapin mo, dahil Tagalog ang ginamit ko, wala. No? No? Ang sinabi roon, sila ay, ano, ito babasahin ko, ipinalaydo upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya na muling magkabuhay patay. Kung hindi ganon, umaasa, kahangala lamang ang ipanalangin sa mga patay. Dahil dito, tatanggap ng dakilang gantimpala ang ginawa niyang paghandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Nando doon yung purification process. Hindi mo nga makikita doon yung letra for lang purgatory, pero yung purification process nando doon. Okay. Tanong. Okay, ito, susunod kong tanong. Sabi mo, Tagalog yung binasa mo, doon sa Makabiyo, kung babasahin mo yan sa Latin, kasi Latin yung sabi mo kanina na hango ang purgatorio, doon ba sa aklat ng Makabiyo na binasa mo, meron bang purgatorio or purification doon na nakalagay, litra? Yung litra? Wala nga, gaya na sinabi ko, wala nga. Pero yung nando doon, yung tinasabing na ito ang paghahandog na gagawin upang ang pagkakasala ng namatay ay patawarin. Ibig sabihin, sa kabilang buhay, may pagpapatawad pa ng kasalanan. That is a purification process. Dahil ito ay nagkasala, eh, no? Pantubos sa kasalanan. Ibig sabihin, kapag tinubos ka yung kasalanan, ibig sabihin, may paglilinis na nagaganap doon sa pagtubos ng kasalanan. Kagaya ni Kristo, tinubos tayo ng kanyang dugo, may linis tayo ng kanyang dugo dahil tinubos tayo. May paglilinis. Yun ang sagot ko. Next question. Okay. Next question po. Sabi mo may pagpapatawad ng mga kasalanan doon sa kabilang buhay. Ibig po sabihin, kaibigan, mayroong pang pagsisisi after death? Okay. Ang sinabi ko, pagpapatawad, hindi pagsisisi. Iba yung tinatawag nating repentance, no? Sa pagsisisi. Ay, iba yung sinasawag natin na, ano tawag dito? Ano ba yung sa Tagalog? No? Kasi pag ikaw ay namatay na, halimbawa, buhay ka pa, pwede ka mag-repent. Pero pag namatay ka, wala nang pagsisisi. No, wala na. Yun ang sabi ko, no? Ulitin ko, no? Pag ikaw ay nabubuhay, pwede ka pang makapag-repent. Pero that time, namatay ka na meron kang bahay ng kasalanan, wala ka ng kakayahan na magsisi ka. Kaya nga, mayroong paghahandog sa kasalanan na kagaya ng kasaysayan sa Makabyo na ginawa niya ito, no? Dahil hindi nga na makapagsisi, namatay na may kasalanan, kaya ang ginawa niya, naghandog siya para sa kanila. No? Gumawa ng paraan si Judas Makabyo na mayroong pagbabayad sa kanilang kasalanan. Okay. Sandali lang, clarification lang. Ilang minuto ba? Ilang segundo yung pagsasagot natin, mga kapatid? Meron. Meron. Segundo.
Ilang minuto? Ilang segundo? 20 seconds. Ah, 20 seconds. Sige po. Okay, ang susunod ng tanong, saang dako ang purgatorio o lugar ng paglilinisan? Kasi sabi mo, lugar ito. Ito ba ay nasa langit, nasa lupa, o nasa ilalim ng lupa? Ito ay isang estado. Kaya na sinabi ko, it is a state. No? It is not literally place. It is a state in which souls are purified after death from venial sins. No? Tandaan natin, even ang langit is a state, even ang hell is a state. No? Ito ay estado. No? Yun ang sagot ko. Next question. It is a state. Okay po. So, ibig mong sabihin, meron ka bang reference dyan, Brad Melchor, sa Catholic ng CCC nyo dyan, na ang purgatorio ay hindi lugar, kundi state lang. Unang-una, kaya ang sinabi ko, it is a state or place in which souls are purified. Kaya nga merong or, pero nauna yung state, no? Merong or, state or place in which souls are purified after death from venial sins by suffering, no? Ngayon, kung lilitarin mo na ito ay place kung saan matatagpuan, hindi, no? No? Kaya nga sinabing estado, kalagayan. Okay, salamat. Salamat, Mr. Kevin. Last, no? Last 2 minutes. So, ang susunod kong tanong, anong talata mababasa sa Latin o sa anumang batayan mo dyan sa Bible ang salitang purgatorio? Okay, gaya na sinabi ko doon sa ano, peccationem peccatorem. Nandito yun sa Hebrew chapter 1, no? Kung babasahin natin. Nandito yung peccationem peccatorem. Nandito. Ito yung paglilinis. Gusto mong basahin natin sa Hebrew, Hebrew tuloy. Ito, basahin ko para mas maganda, no? Slap daklak dahil gusto niyo mababasa. No? Sige pa. Sa okay lang? Kasi friendly naman ito. Mabait. Mabait ang tono ni Barbiture. Sige, sige. Basahin natin sa Hebrew, no? Hebrew 1, no? Sabi dito, ito. Kung mayroon kang ano dyan, ay bibigay ko nilang talata. Nando dito sa ano. Sa pagliliginis. Dali ah, hanapin natin. Wait lang ah. Stop the clock para ano. Sa, yes, ang gagamit ko na. 1 minute and 25 seconds. Sa ano ko, Latin Vulgate, sahin natin. Direct na para ano. No? Sabi dito, sa Hebrew. Ayan. Inaanap niya yung pecation and peccatorium, no? Okay, basahin natin. Sandali lang. Ayan. Good. Sabi dito, sa Hebrew, okay. Sandali ah. Wait lang ah. Ito, sa Hebrew 1:3. Basahin natin. Qui cum sit splendor glorie 1:3, Hebrew 1:3. Et figura substantiae ejus ejus portans que omnia verbo veritas suae purgationem peccatorum patiense det ad exterram majestatis in excelsis. Ayan, nandito yung purgationem peccatorum. Ibig sabihin nun, paglilinis or purification. Sa Tagalog, nandoon yung dilinis tayo ng dugo ng ating pangalan. Yun, ang sagot ko. Nandoon sa Hebrew. Ay, sa Hebrew, sa Latin. Okay, resume. Next question. Okay. Yun bang, sunod kong tanong, yun bang ginawa ni Jesus na paglilinis dito ay sunod doon sa binasa mong Hebreo 1:3. Ginawa niya ba ito sa after death o before death? Sa kasalukuyan. Okay. After death na ginawa niya ito dahil yung pagtubos at paglilinis ng ating mga kasalanan ay hindi hanggang doon lang sa krus. Hanggang sa darating na darating ng mga generation kasama silang lahat doon.
hindi natatapos ang pagtubos ng Diyos sa krus ng Kalbaryo hanggang ngayon at sa darating pang mga henerasyon kasama silang lahat. Yun ang Next sagot. question. Okay, after death. Susunod kong tanong, kaibigan. Saang talata yon na after death si Kristo nagtutubos pa rin siya ng mga kasalanan ng mga tao kahit nasa after death na sila? Pagkatapos si Kristo mamatay, di ba, tinubos tayo sa ating kasalanan, patuloy po iyon dahil ang awa, grasya at Hindi po, biyaya ng talata po bro, ang inaano ko po, isang talata na kahit after death ay si Kristo ay nagtutubos pa rin, naglilinis pa rin sa ating mga kasalanan. Okay. Okay, babasahin ko ha, natutubos pa rin, no? Hanggang sa panahon ngayon, no? Okay, basahin natin. Kasama tayong After lahat. death po. Oh, kahit na hindi lang after death, kahit sa mga darating pang mga sinauna nating mga ninuno ay mga ano kasama sila sa salvation, no? Yung pagtubos na yun. Basahin natin. Kaya nga sabi rito, no? Basahin ko sandali. Ayan. Dali ah. Stop mo yung the clock. Time is up na eh. At time, hindi, sasagutin natin. Time stop na ba? Sayang. Yes, time is up. Siguro sa ano na lang, sa rebut. Bro Nash? Yes, yes. Oh. Nagre-request eh. Kung ano daw, yung about sa time, stop daw muna. Inaawit nila, pahayag 5-9, inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga silong iyon. Sapagkat pinatay ka, past tense na to, at sa pamamagitan ng iyong dugo, tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan, at mga bansa. Lahat. Yan na, lahat yan. Mula sa bawat bayan, lahi, wika, at mga bansa, tinubos tayong lahat. Yan ang sagot ko, pahayag 5-9. Hindi lang sa krus okay. Ng Kalbaryo natapos, mula sa lahat ng dako. Kasama yan. Okay. Next question. Time stop na. Okay na? Okay na. So, mag-stand na yung ano. Okay, sige, ina. Doon naman tayo sa negative side, no? Sa panig ng negative na si Brother Dodds. Maring Nads, ready na ba yung 10 minutes natin? Hey, Bro Dodds, ready ka na po? Okay na po, ready okay. Na po, sis. Okay, so your 10 minutes, time start now. Okay, magandang gabi po. Ang kapayapaan po ng Diyos ay sumatin po mga kaibigan. At salamat sa Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng isang mabuting pagkakataon na tayo po ay mag-uusap-usap na ukol sa mga pananampalataya natin sa ikaliligtas natin mga kapatid. Naway makarating tayo sa pag-aaral ng katotohanan na magpapalaya sa atin mula sa mga kamaliang aral at sa anumang kasalanan mga kapatid, no? So ang huli kong tanong mga kaibigan, kasi sabi ni Brother Melchior, napakabait ni Brother Melchior ngayon, no? Talagang magpapare na ata to si Brother Melchior. Pahayag 5:9 hanggang 10, binasa niya po mga kapatid. Ang tanong ko doon, meron bang mabasa na after death yung mga taong mga kaluluwa kasi ang pinag-uusapan sa purgatorio mga kapatid ay after death o kaluluwa mga kapatid ay tinubos pa rin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang binasa niya ay Revelation 5:9 hanggang 10. So dito ho mga kapatid ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo ang mga tao, no? Binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika, bayan at bansa. Ito bang mga binili niya? Mga patay na ba ito noong mga buhay ito mga kapatid? Mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Gawa 20:28, ito yung iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang dugo mga kapatid. Tinubos niya. So hindi ito mga kaluluan na lang. Mga tao pa talaga ito, buhay pa ito mga kapatid. Mampalataya pa ito eh mga kapatid. Eh. No?
So kaya hindi niya nabasa doon sa talata na yon yung pagtubos ni Kristo doon sa mga namatay na, mga kaluluwa na lang, no? At ang isa pa dito mga kapatid, no, binigay niya sa atin ng ang Hebreo 1 at 3. Doon binasa niya yung purgatorium ba yun? O purgatorium, mga kapatid, na doon daw nilinis ni Kristo, doon binabanggit doon na nilinis ni Kristo ang ating mga kasalanan. Kailan ba nilinis ni Kristo ang ating mga kasalanan? Nung tayo ba'y patay na? O buhay pa, mga kapatid? Ha? Buhay pa yun, mga kapatid? Hindi po patay ka na nilinis ni Kristo. Palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang salip, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang na magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan. Kasalanan nino? Nung mga tao sumamparataya sa kanya, buhay. Hindi ito after death, mga kapatid. Kaya yung sinasabi niyang process of picatorium, no? Dito sa lupa, buhay ang mga tao ito. Hindi ito after death, mga kapatid. Ang doktrina ng Iglesia Katolika, mga kapatid, sa purgatorio, paglilinis sa mga kaluluwa after death. No? Andito sa Catholic Catechism nila, mga kapatid, sa anong chapter to? Nasa chapter 3, paragraph 1031 hanggang 32. Mababasa nyo po yan. Ang purgatory may paglilinis ng mga kaluluwa ng mga taong namatay na hindi masyadong may mga tira-tira pang mga kasalanan, ang tinatawag nila cleansing fire sa mga lesser faults. Basahin ko po. 1031. The tradition of the church by reference to certain texts of the scripture speaks of a cleansing fire as for certain lesser fault. So mayroon daw apoy, mga kapatid, na maglilinis doon sa mga taong nakakagawa ng mga maliliit na mga kasalanan. The church gives the name purgatory to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. So, maliwanag po ang sabi doon, mga kapatid, na ang purgatorio ay dako ng purification, sabi sa kanilang catechism, sa pamamagitan ng cleansing fire. Tapos ang sabi ni Brad Wilcher kanina, mga kapatid, doon ang wika sa purgatorio, ang habag at awa ng Diyos ang lilinis doon. So ngayon, hahanapan natin ito mamaya kung meron ba ito sa catechism, yung sinasabi niya na doon sa purgatorio ang maglilinis ay habag at awa. Eh kasi ayon sa catechism nila, cleansing fire ang andoon. Hindi lang siya gumamit ng mga talata na inaasahan ko kasi hindi naman siya naniniwala na lugar yon. Siya ay naniniwalang process. Process of purification. Tama naman po yun. Purification is the process of sanctification. Proseso ng pagpapakabanal. At yan ay mangyayari dito sa lupa habang tayo ay buhay pa, mga kapatid. No? Eh wala siyang lugar na binabanggit, mga kapatid. Inaasahan ko yung mga talata na sasabihin niyang ito ang purgatorio, may apoy dito, pumunta si Kristo doon sa ilalim ng lupa, nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, yun ang purgatorio. Dahil yun ang kanilang stand, mga kapatid. Bakit ko po alam? Kasi sinuri ko po yung kanilang mga ginagamit na talata. Maraming mga CFD ang nagpo-post ng mga ganyang teksto. Kaya lang, ngayon, hindi ginamit ni Brad Melchor yan. Doon siya sa process. Eh, hindi niya madirita na ito'y lugar o di estado lang daw.
mga kapatid. So, hindi natin masisisi si Brad Wilson kasi mayroon namang papa din sa Roma kasi na si Brad Francis na ang purgatory daw ay process. Process. Sabi niya. Eh, ang purification, yung purga, mga kapatid, yun yung process, paglilinis. Kasi pag sinabi mong purgatory, tumutukoy talaga yan sa lugar. Lugar ng paglilinisan, kung saan ka maglilinis, mga kapatid. Yan po ang purgatory. Purga, purge sa English, paglilinis, purification. Pero pagkasasabihin mong purgatory, abay, tumutukoy ka na sa isang lugar ng paglilinisan, mga kapatid. So dapat maintindihan ni Brother Melchor na mayroon talagang lugar. Kaya tinatanong ko po, mga kapatid siya, na kung saan ba yung lugar ng purification. Last 2 minutes. Kasi, opo, salamat po. Kasi kung process lang yan, tama naman. Kasi si Kristo, pinupurify tayo ng dugo. Sabi niya kanina, tama yun. Sabi ni Kristo, kayo'y malinis na sa pamamagitan ng ating mga salita. Kaya lang inaasahan ko, i-stand ni Brother Melchor yung mga tiratirang kasalanan pag namatay ang tao, lesser faults, doon daw sa purgatorio, lilinisin yung final na purification. Meron silang tinatawag dito sa katikisim nila eh. Final purification. Bagaman daw tayo ay nilinisan ng dugo ni Kristo, ang mga ilik, dadaan pa rin daw doon sa purgatory bilang final purification. Mamaya ba ibigay ni Brother Melchorian yung stand na yan ng katekism nila, tatanungin natin siya. Pero sa ngayon, yung stand ni Brother Melchor, racist, wala tayong masyadong ano doon kasi sabi niya hindi naman daw lugar eh. Place or state, sabi niya, pero hindi siya nagbigay ng definidong lugar kung saan ginagawa ang purification ng kaluluwa, ng kalag, after death, mga kapatid. So, yun dapat nagbigay siya para doon natin siya tatanungin, mga kapatid. No? So, yan. Kaya kanina, mga kapatid, tinanong ko siya doon sa Makabiyo, no? Hindi naman natin ito tinatanggap, yung Makabiyo na ito. Mayroon bang salitang purgatory doon? Wala. Ang nakasulat doon, ipanalangin ang mga patay. Kaya, nakabasa ng panalangin ng patay, na conclusion, sa makatuwid ang wika, may pananalangin ng mga patay doon, ng mga Hudyo. Kaya, sa purgatorio yun. Oh, conclusion na yun, mga kapatid. Time is up. Okay po. So, yan po nagtatapos ang ating negative side, no? Sa kanyang unang tindigan. So, dalako na tayo sa question and answer. 7 minutes, Brother Mel. So, ready ka na ba? Brother Mel? Ready na ako. Okay, kung ready ka na, Mars, yung time natin, pakiset. Okay, kung ready ka na, bro Mel, wala kang cam. Wala, magbubukas ako na cam. Wait lang. Okay, so your 7 minutes, Brother Mel. Time start now. Sabi mo doon sa tinalakay ko sa Revelation 5:9 ay mga buhay lang. Sabi mo, yes or no? Yes, mga buhay yung mga tinubos. Mga tao. Hindi lang, meron po tayo atang 20 seconds, no? So yun yung mga tao na sumampalataya sa kanya mula sa iba't ibang lugar, no? So mga buhay yun nung tinubos kasi hindi ka naman makapasampalataya kung patay ka na, yung kaluluwa mo lang, hindi. Next question. Sabi mo mga bungahe lang sa 9. Kung ibababa mo sa 13, mga buhay lang ba talaga ang tinutukoy doon? Oo o hindi? Sa 13. Sa chapter 9, chapter 5 verse 9, di ba? Ibababa mo sa 13 ng verse. Mga buhay lang ba ang tinutukoy doon? Oo o hindi? Basahin natin para ano, mga kapatid, no? At ang bawat na bagay na nilang na sa langit, nasa ibaba ng lupa, nasa ilalim, nasa ibaba ng lupa.
Wala akong pagtubos dyan nakalagay, Brother Melchor. Hindi. Ang tinatanong ko, sabi mo kasi mga buhay, sa 13 ang tinatanong ko, no? Kung mga buhay ba lahat yung tinutukoy doon sa 13? Kasi sabi, narinig kong umarit ang nilang na nasa langit, nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa dagat lahat ng mga naroon. Mga buhay lang, yung mga nasa ilalim ng lupa, mga buhay ba yung mga nasa ilalim ng lupa o mga patay na yun? Yung yes, mga buhay yun, kaibigan Melchor, may mga tao na nakatira sa ilalim ng lupa. Ang tinutukoy dyan ng mga nasa kuweba, Brother Melchor. Kung matatandaan mo, si Jeremias ay kinulong siya nung panahon niya doon sa ilalim ng lupa na may mga silid. So may mga taong nakatira noon, lalo sa mga kuweba, Brother Melchor, na nasa ilalim ng lupa. Tao yan, tao. Matao yan. Hindi po yan kaluluwa na nasa ilalim ng lupa. Okay. Okay. Eh yung ano naman, mga nasa langit na nilika bukod sa mga anghel, sino pa yung mga nilalang na nasa langit bukod sa mga anghel? Oh, dito ho sa 513 kasi, hindi naman ho pagtubos dyan. Objection muna. Pagpupuri. An objection? Sige, sige. Time pause muna. Bukod doon sa mga anghel na mga nilalang na umawit. Sabi, mga nilang na nasa langit, bukod sa mga nilalang na nasa langit na maanghel, sino pa ang mga nilalang na nasa langit na kasama na ng maawit doon? Nawala na siya, bro. Pakiulit, bro. Pakiulit. Sino? Nakamute ba ito? Nakamute? Okay siya. Humina lang kanina. Humina. Kaya hindi ka narinig. Sino ba yung mabukod sa anghel, sino ba yung mga nilalang na nasa langit na umaawit na kasama ng Diyos? Bukod sa mga anghel, sino pa yung mga nilalang na nasa langit? Ah, bukod po sa mga anghel, mayroon doon mga kordero, mga serafim, no? Yung apat na nilalang na mga anghel na yun. Excuse me. Mga anghel na nga, pag-considered na yung mga anghel na yan, bukod pa sa kanila na mga nilalang na nasa langit, sino pa ang mga nando doon? Ang alam ko na nasa langit, no, na mga nilalang, yun lang, serafim, kerubim, anghel, at yung apat na nilalang na buhay na nasa langit. Yun lang ang alam ko. Pero pagka tayo ay nagtagumpay na, no, tayo makakarating din sa langit. Ayun. So, next question ko, no? Sino naman yung nasa dagat at lahat ng mga naroroon na umaawit? Sino naman yan? Kung yun ay mga tao. Sino naman yung nasa dagat? Hindi naman siguro yun mga badyaw. Sino naman yan? Oo, mga nilalang po yan sa dagat, Brother Melchor. Sino yan? Sino yan? Lahat ng mga nilalang sa dagat, yan po ang binabanggit din sa 4:11 ng Revelation. Sa 4:11 ng Revelation, pumupuri sila, no? Ang sabi dito, marapat ka ito sa Diyos, umpisa natin, ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan niyong nakaupo sa luklukan at nagsisamba doon sa nabubuhay magpakailan kailanman at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nagsasabi, marapat ka o Panginoon namin Diyos na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay dahil sa iyong kaluban ng silitaw ang mga ito. Ayun, yung mga nilalang na yon na nagsilita. So, ibig sabihin, wala pang kaluluwa doon sa harap ng trono ng Diyos. Gaya ng sabi mo, yes or no? Meron na, kapatid. Meron na. Nasa 6:9 ng Apokalipsis, meron doon mga kaluluwa ng mga matutuwid na nag-iintay na lang ng kagantihan. Matutuwid na po yun. Magpahinga kayo. Next tayo. Question. Hindi. Okay. Kung meron palang kaluluwa nandoon na mga taong banal, sabi mo kanina, angel lang ang alam mo at mga serapin. Ngayon, tanong ko, may mga kaluluwa ba ron na mga taong banal na sa langit? Yes or no? Sabi mo, mga angel lang kanina. Ah, meron. Meron. Ayun. Ang tanong mo kasi, mga nilalang, ay yung tinutukoy mo naman, kaluluwa ngayon. So kung kaluluwa ang pag-uusapan, meron. Ayun, meron. Taong nilang, literal na may laman, wala. Wala ko sa lang na ganun. Yung nilalang. Kasi yung kaluluwa, nilalang yun, di ba? Okay. Oo, kasi ang iniisip ko, yung mga physical na, no? Physical na, may kasamang mga
katawan. Okay. Yan. So ito, kaluluwa, mayroon tayo. Nasumpungan kong wika sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng pinagbutan ng ulo. So mayroon yeah, doon. Bukod sa mga anghel, tanong, may mga kaluluwa na pala doon ng mga taong banal. Ah, tama? Yes, meron na. Meron na. Meron na. Hindi lang anghel. Amen? Hindi lang anghel. Hindi lang anghel, may kaluluwa na doon. Pero yung mga kaluluwa na yon, sandali lang bro. Anong yung ginawa mga kaluluwa na yon, post time. Yung... Post time. Bro, Mel, sumasagot mo yan. Uncle Mel, patapusin muna natin siya, sumagot din. Tsaka tayo magtanong. Sige, okay, ano? Salamat. Salamat po. Salamat po. Yung mga kaluluwa ng mga banal na yon, yun ay tapos na silang malinis. Dumaan na sila sa purification nung sila'y buhay. Kaya nga pinatay sila eh. Pinugutan sila ng ulo eh. Yan ang pinugutan ng ulo dahil sa pagpapatutuo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Okay, so... So, next question. So, mayroon parang paglilinis ang ginagawa ang ating Panginoon Diyos bago sila papatuloyin sa langit, gaya ng sinabi mo, meron wala? Meron po, meron. Ang sagot natin dyan ng paliwanag, yun nga pong mga tao na sumampalataya at nagsisi sa ating Panginoong Hesukristo, buhay yun na, buhay, hindi sila patay. Mga buhay, tinubos, nilinis ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, kayo'y malilinis na sa mga alagad, buhay yan, hindi yan mga kaluluwa, sa pamamagitan ng salita na aking sinalita. Doon tayo. Sige. Next question. 1 minute. Ilan? 1 minute. 1 minute. Yung pinuntahan ni Jesus nung namatay siya doon sa ilalim ng lupa, mga buhay ba yun na tao o mga kaluluwa yun ng mga espiritong nakabulanggo? Kasi sabi mo, mga buhay lang yung 5-9 na nasa ilalim ng lupa. Nung bumaba si Kristo doon sa kanyang pagkamatay, bumaba siya sa mga yumao, mga buhay ba yun, yes or no, o mga patay na ng kanyang inarala? Brother Dudes. Okay, post mo na yung time, ano? Post the time. Bro Dudes. Ayan, nawala. Meron ka pang 20 seconds. Nawala si Bro Dudes. Okay, antayin po natin si Brother Dudes. Nalaglag po. Umina yung tanong ko, Mina, siguro. Nawala. Ayan. Okay, meron na lang tayong 20 seconds. So, Ronash? Pakiulit yung question, Uncle Mel. Tapos kapag sumagot, ano? Ito yung premise ko. Si Brother Dudes. Ako i-start. Yung premise ko, sabi niya, mga buhay daw yung nasa 5-9 na nandoon. No? Ito yung premise lang. Ha? Wala pa yung tanong ko. Mamaya na kayo ng oras. Ha? Premise ko. Kasi sabi niya, mga buhay lang daw yun. No? Namula sa bawat lahi, wika at mga bansa. Ngayon, ang tanong ko, nung si Kristo ay bumaba, no? Sa kailaliman ng lupa, buhay ba o mga patay na yung nasa ilalim ng lupa na binabaan niya? Buhay o patay? Yung mga nasa okay, ilalim sagot ko po. Yan po. Okay, yung nasa ilalim ng lupa, yun po ay mga espiritu ng mga taong patay sa panahon ni Nui. Sa lupa yun. Kanina, ang tanong niyo po kasi kanina, sa langit. Mga matulid time, naman time. Yun. Time na. Okay. Time stop. Okay. So, dyan na po nagtatapos ang ating first round, no? So, dadako na tayo sa rebuttal portion. So, Uncle Mel, ready ka na ba for your 10 minutes rebuttal? Okay. Okay, Brother Mel, for 10 minutes, okay. Time start now. Okay, sabi niya na ito po, no? Papakita ko yung CCC ko.
No, estado po 'yon sabi ng ating CFC, no? Ito, ang sabi ng CFC, wala daw akong maipapaki. Ito po, oh. The Church Doctrine on Purgatory, the state of final purification. Ayan, is based mainly on the ancient liturgical practice of offering prayers for the dead. Ito yung sa Dos Macabio, no? Estado po, no? Estado. No, yung sinasabi mo, yung tinatawag na pagdadalisay sa apoy, no? Pagdadalisay, no? Yung sinasabi mo, no? Even ang si Jesus, sabi ni Jesus, doon sa Marcos chapter 9, no? Sa Marcos chapter 9, verse 49, basahin natin, no? Parehas po yung turo na sinasabi, ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy. Ayan, no? Hindi ko muna ginamit yung word na by fire. Kaya hindi mo ko tinanong kung ngayon ba ang ano namin, no? No, kaya ngayon ilalabas ko na yung spiritual fire, no? Sabi rito sa Marcos chapter 9 verse 49, sabi ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy. Sabi ni Jesus, no? Ito. Oh, sabi natin, no? Sapagkat ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy. May pagdalisay sa apoy, purification process by fire. Sabi sa mabuting balita, si Jesus na ang nagsabi niya. Kaya nga doon sa ano yun, sa unang Thessalonians 3:13, no? Ang sabi rin, kinakailangan maging ganap tayo dahil hindi natin makikita ng mukha ng Diyos kapag hindi tayo naging ganap. No? Sa Good News Translation, be perfect and holy. Dahil hindi natin makikita ang Diyos ng mukhaan pag hindi tayo. But ang purgatorio kung saan nandoon ang habag at awan ng Diyos para sa mga taong may mga kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. Ayon niya sa 1 John chapter 5 verse 18 to 19, no? 16, 17, 18, 19. No, kinakailangan ipagdasal. Mayroong mga kasalanan na hahantong sa kamatayan, hindi sinabing wag nang ipagdasal. Pero may mga kasalanan na hindi hahantong sa kasalanan na dapat ipagdasal. Kaya no, nandoon. Kaya yung sinasabi nating estado, no? Ito po, ang sabi estado. At yung sinasabi naman ng aming CCC, ito naman, meron akong CCC. Ang ginawa ng ating kaibigan si Brother Dudes, ang binasa niya yung sa taas lang, ay yung sa baba, pero yung sa taas, hindi niya ibinasa. Sabi dito, walang sino mang ninais, basahin natin, no? Dito sa purgatory, sandali, hanapin natin. Sabi rito, ang mga namamatay sa grasya, ayan, grasya, grace, sabi ito, by mercy and by grace of God. No? Ang namamatay sa grasya at pakikipagkaibigan sa Diyos, meron eh. No? Subalit, di paganap ang pagkalinis, bagamat yak na ang pagtatamo ng walang hanggang kaligtasan, ay nagdaranas pa pagkamatay ng isang paglilinis hanggang sa makamit niya ang kabanalang kailangan para makapasok sa kaligayahan sa langit. Tama yung sinabi ng 1 Thessalonians 3:13, no? Be perfect and holy tayo dahil hindi natin makikita ng mukha ng Diyos. Tama rin yung sinasabi ng sisisi na nandoon yung grasya ng Diyos. Nandoon yung grasya. Ano yung grasya ng Diyos? Ang maging merciful sa lahat ng tao. Yan ang grasya ng Diyos. No? Nandito dito may grasya. Hindi mo lang binasa yung nasa taas. Okay. Tinatawag ng Iglesia Katolika ang purgatorio, ang huling paglilinis na ito ng hinirang na luwang kakaiba sa pagparusa ng mga hunghang. Kinatha ng Iglesia ang aral na ito sa pamamagitan ng tungkol sa purgatorio, lalo na sa konsilyo ng Florence nito. Ginamit yung salita kinatha, hindi ibig sabihin inimbento, no? Yung salitang purgatorio, doon kinuha yung paglilinis. It means for purification process. Hindi ibig sabihin na inimbento lang ng simbahan dahil sa loob ng Biblia mismo, nandoon ang sinasabi ni Jesus sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. No? Si Jose, dinaan niya sa paglilinis. No? Nakaharap siya sa, ano, no? Inaano yan, minamak niya ni Satanas na, ano, dahil siya ay makasalanan. Pero nilinis siya ng Diyos. No? Kaya sabi ko sa'yo, dito sa lupa, may ginagawang paglilinis ng Diyos. Lalo na siguro sa mga kabilang buhay pa. No, mayroon ding pagpapatawad ng kasalanan, ngayon din ang bilib ng mga Hudyo. No? Kaya yung sinasabi mo sa akin kanina, walang mababasang purgatorio doon sa Dos Macabio natural, hindi naman gumagamit
ang mga Hudyo ng terminong purgatorio that time. Ang simbahang Katoliko ang gumamit ng word na purgatorio, hindi si Judas Makabyo. Kaya hindi mo yun pwedeng hanapin doon. Nandoon lang yung konsepto na kung saan kinuha yung tinatawag na pagpapatawad at paglilinis ng kasalanan. Kaya sinabi ko, wala doon. Bakit? Konsepto yun ng mga Hudyo. Hindi yun sa Katoliko. Kaya sinabi ko, wala doon, no? Yung pamamaraan ng prayer for the dead na ang kasalanan, nandoon doon kinuha ng simbahang Katoliko yung prayer for the dead sa mga Hudyo. Kaya kung hinahanapan mo kung mayroon bang purgatorio doon, natural, sinabi ko wala. Bakit? Yun ang konsepto ng mga Hudyo, hindi naman konsepto ng mga Katoliko. No, yun po yung sagot ko kanina na dapat nating i-clarify. Ayan, no? Si Josue dumanyan sa paglilinis, no? Minamak siya ni Satanas. Basahin natin, no? Nang ipaglilinis, no? Ito. Josue, Zacarias 3:3, basahin natin in the following verse. Tingnan mo kung paano siya nilinis ng Diyos. No? Sabi rito sa Zacarias chapter 3 verse 3, basahin natin in the following verse. Sabi rito, nakatayo si Josue sa harapan ng anghel ng anghel at ang suot ay maruming damit. Hindi ito yung damit na ganito, ah. Sinabi ng anghel sa mga naroon, hubarin ang gulanit niyang kasuotan. Bumaling siya kay Josue at sinabi, nilinis na kita sa iyong kasamaan at ngayon bibihisan ng magarang kasuotan. Bumaling muli ang anghel sa kanyang mga inukusan at sinabi, sinuotan, suotan ninyo siya ng malinis na turbante. Gayun nga ang ginawa niya at binihisan niya si Josue habang nakamasid ang anghel niya. Ipaglilinis. No, ipaglilinis ang Diyos. Kaya nga sabi sa purgatory is a state, no? Hindi mo yung sasabing literal yan. It is not literally a place. It's a state. Kaya nga nilagyan eh. It's a state or place in which souls are purified. No? Nandiyan dyan, no? Ganyan din si Isaiah. Nilinis din niya ng Diyos, no? Bagamat buhay pa yan. Kaya sabi sa'yo, yung istan ko kanina, may paglilinis dito at may paglilinis din doon sa kabilang buhay. No, kaya nga itong paglilinis na purgatory ay estado. Basahin natin sa Isaiah, no? Ito rin, inilinis din sa Isaiah. Kaya mayroong purification process, no? Sa Isaiah chapter 6, no? Verse 1, sabi dito. Sa lakas na nakalantinig, 6:1 in the following verse. Sapor ko na usta, unahin, babasahin. Nayanig ang mga pundasyon ng templo at sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari ni si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Last pagkat 2 minutes. May isang siraping sumipit ng baga mula sa altar, lumipad patungo sa akin. Idinampin niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayon na identifikan na sa iyong labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Mayroong paglilinis ng kasalanan. That is called purgatorio. It is a condition of existence. Kaya nga ang ginamit niya ay state. Purgatory is not literal a place. It is a state or place. No, hindi ito talaga literal. Kaya kung hahanapin natin yung kung saan yun, natural, hindi ko matutukoy dahil ito ay estado. It is a condition of existence. Okay? Dapat alam natin yon. Ngayon, ito naman yung paglilinis ng apoy, gaya ng sinabi ng aming sisi. Kung meron kang chapter 4 dyan ng Isaiah sa King James Version, ganito ang sinasabi, no? Sabi, babasahin ko sa King James Version. Sabi dito, when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have food the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment. Kaya, no? Nakita mo? Meron talagang paglilinis. Nandito din yung salitang food to purify, to food to cleanse, no? Nandito doon. No? O ibabasahin ko sa ibang, ano, no? Sa ibang tawag dito, sa Tagalog na pagkakasali ng KJV. Babasahin ko ha, para lalong maintindihan. Sabi dito, pagkahuhugasan ng Panginoon ang karumihan ng mga anak ng babae nang siyang lilinisin ang dugo ng Jerusalem sa gitna ng bayan sa pamamagitan ng bisa ng katulan at sa pamamagitan ng bisa ng paglilinis by the spirit of judgment and by the spirit of fire.
Kita mo na, meron. Kaya yung salitang Time is up. purgatory, pinamit na ng Time is simbahan. up. Ayan, dyan po nagtatapos ang ating rebuttal ng affirmative. So, dadako na tayo sa question and answer. Brother Don, so ready ka na ba for your 7 minutes? Okay. Okay po, bro. Ready na po. Okay, kung okay. Ready ka na, Mars. Okay. Brother Dudes, your time start now. Okay. Ang tanong ko, Brother Melchor, binanggit mo kanina, tinanong mo sa akin yung binabaan ni Kristo nung siya namatay. Si Kristo, alam natin na bumaba siya nung siya namatay doon sa karsil o kulungan. Tanong ko sa iyo, yun ba ay purgatorio? Yes, dahil ayon sa mga theologians, no, mayroong mga katawagan doon. Tinatawag itong purgatory. Tinatawag din itong limbo of the fathers. Tinatawag din itong Hades sa iba pang termino. Yun ang sagot ko. Tama, ayon niya sa mga theologians, hindi lang Catholic theologians, even Protestant theologians, they call it that. Yun ang sagot ko. Okay, salamat. No? Sabi mo, yun ay ang dako ng purgatory, yung binabaan ni Kristo. Tanggap mo ba na yung mga nandoon sa lugar na yon, sa kulungan na yon, ay mga espiritu ng mga taong suwain sa panahon ni Noe? Yes, at hindi lang sa panahon ni Noe, hanggang sa panahon ng tinubos tayo sa ating mga kasalanan during that time. Kaya sabi sa'yo, mula sa bawat lahi, wika, lipi, tinubos tayo. Hindi lang dun sa time na sila lang ang tinubos lahat, no? Bakit? Sapagkat dinala niya yan. Ayon sa Epeso, no? 4:7 hanggang 9, dinala niya ito lahat doon, no? Lahat. Hindi sinabing doon sa Pedro, doon lang ang sinabi, pero doon sa Epeso 4:7-9, dinala niya lahat. Yun ang sagot. Okay. Ang susunod kong tanong, binasa mo kanina yung katekism nyo na nandun, ang nasabi dun sa katekism, ang mapupunta sa purgatory ay mga lesser faults lang. Yes. Mga elect na mga lesser faults. At sabi mo, ang nandoon sa kulungan na sabi mo ay purgatorio na binabaan ni Kristo ay mga taong objection ay mga moderate. Taong ano objection? Ano objection? Hindi ka sinabing literary na purgatorio yon. Sabi ko, ang mga theologian, even Catholic and Protestant, they call it purgatory. Hades, limbo of the fathers. Yan ang sinabi ko, hindi sinabing direct na purgatorio yon. Sabi ko, ang mga protestanteng theologian, ang mga Catholic theologian, doon ang tawag nila doon. No? Hindi sinabing objection, ako ang magsabi. Counter objection po, Mr. Moderator. Mr. Moderator, counter objection yes, po. Yes, counter objection, counter objection. Sorry, naka-mute ako. Salamat. Yung tinatanong ko siya kanina, ang tinatanong ko siya, hindi yung mga theologian o yung sinabi ng ilan na sino mang wala sa aming pag-uusap. Tayo nag-uusap eh. Tayo bro, tayo ko, dapat sasabihin mo yan. Huwag pa iwas bro. Tanong ko sa'yo, okay. Kakausap ko, para sa iyong sarili. Okay. Yun okay, bang... Since yun talaga yung sagot, so... Ito na, sasagutin ko na. Gaya ng sinabi ko, ang stand ng simbahan diyan, no? Tinatawag din yang limbo of the fathers, tinatawag din yang Hades, realm of dead, ayan dinagdagan ko na, realm of dead, limbo, etc. 'Yon nga, no? Hindi lang ako kundi mismo ang ating mga magisteryo na nandoon. Tinatawag din itong limbo of the fathers, tinatawag din itong Hades, tinatawag din itong realm of dead, pero hindi sinabing directly na 'yon ay literal na purgatory. Hindi yun ang sinabi ko. No, huwag nating sabihin na ako lang ang magsabi. Okay, salamat. Okay. So, ang tanong ko sa iyo, kaibigan, sabi mo kanina, ay mga tao masama yun sa panahon ni Noe. At ayon sa inyo, ang purgatory, makakarating doon yung mga lesser fault lang. Ang tanong ko sa iyo,
Yun bang andun sa sinasabi niyong purgatory na binabaan ni Kristo ng mga espiritong sa panahon ni Noe ng mga suwail? Yun ba'y mga lesser fault lang at mga ilik yun? Hindi ba mabibigat ang mga kasalanan doon? Okay, una-una, during the time ng Noah's flood, wala pa namang Ten Commandments doon. Ang Ten Commandments ibinigay lang sa Exodus. Paano mo i-apply yung Ten Commandments doon sa panahon ni Noah? Sige nga, yun ang sagot ko. No? Wala pang umiilan na Ten Commandments during the Noah's flood. Next question, next question. Next question. Tanggap mo ba na sinasabi ng Biblia na yung mga taong nagkasala sa panahon ni Noe, mabibigat ang kanilang mga kasalanan? Okay. Unang-una, hindi natin pwedeng sabihin na mabibigat dahil sila ay binigyan pa ng chance ng Panginoon na puntahan doon sa tinatawag na limbus of the Father or realm of death. At yun sa Efeso chapter 4 verse 7 yan, dinala niya ito sa langit. Basahin natin, no? Stop the clock. Pagbibigyan ako ng kaibigan natin. Hindi sinabing sa ano lang, no? Ito ang sabi ng Efeso. Basahin natin. Sabi rito, ang bawat sa atin tatanggap ng ano, at sinasabi ko, ganito ang sinasabi ng kasulatan nang umakyat siya sa kalangitan. Next question, Angelman. Next question. Next question. Next question, Brother Mel. Next question. Sabi mo kanina, hindi mo tanggap na ang mga taong namatay sa panahon ni Noe ay may mga mabibigat na kasalanan. Sabi mo. Objection mo na, Mr. Moderator. No objection. Wala pang hindi ko tanggap. I'm stuck. Ang sabi ko, wala pang umiiral na Ten Commandments during that time. Kaya hindi natin sila pwedeng i-consider na sakop sila doon sa Ten Commandments na ibinigay sa Exodus. Genesis yung Noah's flood. Hindi po, counter objection, maliwanag po ang sagot mo kanina. Sabi mo, hindi natin pwede masasabing hindi mabigat. Sabi mo kanina, sa ikalawang question ko sa iyo, Brother Mill. Papatay lang yung oras mo na. Wala pa namang moderator. May tumatago sa moderator. Time post mo na tayo. Mr. Moderator. Post time mo na. Naka-post. 2 minutes and 58 seconds. Wala pa namang Ten Commandments doon. No? Thou shall not steal, thou shall not kill. Wala pa. Ibinigay lang to during that time ng panahon ng Exodus. Ngayon, kung i-apply mo doon yun, ibig sabihin na una pa yung Ten Commandments pala. Binigay na rin pala yung kay Moses. Kay Noah. Kasi kay Noah, sabi, magpakarami ulit sila. E bawal doon, di ba, na yung insist, bawal doon sa ano, pinautosan sila magpakarami. So, paano ngayon yan? Di ba? Kaya sabi ko sa'yo, titingnan natin yung gagamitin nating talana at i-apply natin yung mabibigat na kasalanan. No? So, paano ba naging mabigat natin kasalanan yan? So, i-apply natin doon yung sa Exodus para bumigat yung kasalanan nila. Okay. Uulitin ko lang yung tanong, bro, ha. Tanggap mo ba na ang mga taong namatay sa panahon ni Noe sa baha, mabigat ang kasamaan. Unang-una, during that time, no, walang sinabi rong mabigat dahil during that time, wala pa roong umiiral na Ten Commandments. Sabi rin, dumating ang baha, sila'y nagiinuman, nagkakasiyahan. Babasahin ko, stop the clock. Okay, babasahin ko, ha? Babasahin ko. Babasahin ko, stop the clock. Ito. Basahin natin. Ito ang sabi ng Biblia. Ito. Ang mga tao noon ay nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Nagsisipag-asawa, no? Nagpapakasal siguro, nagsisipag-asawa. Nagiinuman, no? Nagsisikain. Next question. Paano sabihin mabigat yun? Next question. Sinabi ni Kristo. Sa Matthew 24:39 din. Okay. Okay. Sige, salamat. Salamat sa tanong sa sagot, Brother Mill, no? Ang susunod kong tanong sa iyo, kaibigan. Si Kristo bumaba doon sa kulungan, no? Nang sabi mo ay purgatorio. Ay, Mr. Moderator, bang objection. An objection. Directly na yun ay purgatorio.
Ang sabi ko, ayon sa aning mga dalubhasa, mga Catholic theologian at mga Bible scholar, ito ay kinakategori na ito ay purgatory, ito ay realm of dead, ito ay limbo of the fathers, ito ay yung tinatawag nating Hades. Yun ang sinasabi. Kaya nga ang ginamit ng simbahan ay estado, state. Huwag nang ipilit na ako lang ang may sabi. No? Yun ang aking counter of, yun ang aking okay, object. One minute and 45 seconds, Brother Dudes. Okay, sige. Ulitin ko na lang ang tanong, kaibigan. No? Okay. Nung bumaba si Kristo doon sa ilalim ng namatay siya, na ayon sa mga eskolar niyo ay purgatory. At ang ayon sa inyong paniniwala sa purgatory ay may apoy ng paglilinis. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, ang ginawa ba ni Kristo doon naglinis o hindi? Okay. Gaya ng sinabi ko, yung dugo. At hindi yung literal na apoy. It is a spiritual fire. Kaya nga sabi ni Jesus, oh, ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy. Ayan, no? Hindi yung literal na apoy, no? Yan ay mababasa doon sa Mabuting Balita, Biblia, chapter 9, verse 49. May binabanggit siyang paglilinis sa apoy, pero hindi yung literal na apoy. Yun din ang tinutukoy ng aming CCC. Yung tinatawag natin sa Isaiah na binasa ko, it is a spiritual, no? Spiritual burning, sabi. Yun ang sagot ko. Hindi yung literal na apoy na kagaya ng nasa atin, no? Yun ang sagot ko. Okay. Anong proseso ng paglilinis sa doon sa lugar na yung brandature, doon sa mga okay. Espiritu masusuwail? Ang proseso ng paglilinis doon ay yung proseso ng Diyos. No? Ang pamamaraan ng Diyos, sabi nga na Isaiah, ang aking isipan ay hindi niyo isipan. Ang aking pamamaraan ay hindi niya pamamaraan. Ang aking layunin ay hindi niyo layunin. Ang pamamaraan ng Diyos ng paglilinis doon, hindi kagaya ng pamamaraan na iniisip natin. Kaya nga gumagamit sila mga talinghaga. Yun ang sagot ko. Kaya huwag nating ililiteral na yun ay apoy talaga na kagaya ng nasakalan o nagsisigat. Ay, hindi ganun yun. Next, okay, question. Next question. Hey, time is up. Time is up na? Time okay. Is up. Okay, dyan po nagtatapos yung ating rebuttal ng affirmative. So, dadako na tayo sa rebuttal naman ng ating sa rebuttal ng ating negative. So, ready ka na, Brother Dodds? Sige po, Mr. Moderator. Okay, Brother Dudes, your 10 okay, minutes. Ready ka na. Okay. I'm start now. Right. Okay, salamat po. Po, timer. No, mga kaibigan, mga kabayan, no? Ang aking itinatanong kay Brother Melchor kanina ay yung binabaan ni Kristo, binabanggit doon sa 1 Pedro 3:19 o 18-20, mga kapatid. Yaon ay mga espiritong suwail sa panahon ni Noe. Basahin natin, mga kapatid, para makita natin kung ito ba talaga ay tama ba yung sinasabi ng kanilang mga dalubhasa kuno na ito ay purgatory. Kasi ayaw niyang i-direct na sampalatayanan na yun ay literal na purgatory, mga kapatid, no? So basahin natin. Na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Sa 20, na nang unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa mga tuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas. Mga kaibigan, na itong mga espiritu na nasa kulungan na ayon sa kanilang mga dalubhasa ay purgatory, na yaon ay mga espiritu ng mga taong suwail sa panahon ni Noe, mga kapatid. Ngayon, ang sabi niya kanina, mga kapatid, doon daw sa panahon ni Noe, hindi daw mabibigat ang kasalanan ng mga tao doon sa panahon ni Noe. Isipin niyo yun, mga kapatid. Bakit ko po tinatanong? Kasi ang version ng purgatory ng Katoliko, ang mapupunta sa purgatory, yaon lamang may mga maliliit na kasalanan, lesser fault, yung mga tira-tirang kasalanan, ika nga. Pag grabe na ang kasalanan ayon sa kanilang katekisim, mapupunta yan sa impyerno. Pag alangan ka sa impyerno, medyo hindi masyado ang makasalanan, pupunta ka daw sa purgatory. Kaya tinatanong ko,
Dahil pumunta kamo si Kristo doon sa sinasabi ninyong purgatore, sa espiritu na nasa bilangguan. Yun bang mga espiritu doon? Lisir ba ang mga kasalanan? Kasalanan doon o mabibigat? Sabi niya, hindi mabigat. Isipin niyo mga kapatid, hindi mabigat. Salungat si Brother Melchior sa talata ng Biblia, sa sinabi ng Diyos. Pakinggan niyo po, Genesis 5:5. Patuloy, mabigat ba ang mga kasalanan ng mga tao sa panahon ni Noe? Basa. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Mabigat o hindi? Mabigat. Sino may sabi? Ang Panginoon. Pagka si Brother Melchior ang magsabi, hindi raw mabigat. Bakit niya sinabing hindi mabigat? Para hindi niya masira ang aral na natutunan niya sa Catholic Catechism na ang mapupunta lang daw sa ibang sa purgatorio ay ang mga may tira-tira lang kasalanan, maliliit lang ang kasalanan, hindi mabibigat. E ngayon, nasukul siya mga kapatid doon sa kulungan na ayon sa kanilang mga dalubhasa ay purgatorio ng andoon mga espiritu ng mga tao sa panahon ni Noe. Mabigat ang mga kasalanan nung mga tao na yon, mga espiritu na pinuntahan ni Kristo. Sabi sa Genesis 5:5, nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong hanga ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. 7. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Mabigat ba ang kasalanan, mga kapatid, ng mga tao sa panahon ni Noe? Mabigat. Kaya nga nilipol eh. Sabi niya, wala pa naman noong 10 utos sa panahon ni Noe, kaya hindi mabigat. Mali. Mali. Bakit? Kahit wala pang 10 utos umiiral, may mga tao nang nagkakasala. Kanino? Sa Diyos. Saan sila nagkakasala? Sa katwiran. Anong katwiran ng Diyos? Yung mabuting alam ng tao nung ang tao ay namulat sa mabuti at masama. Pag ginawa mo ang masama at hindi ang mabuti, nagkakasala ka sa Diyos dahil alam mo ang mabuti at masama eh. Di ba nung namulat ang tao sa mabuti at masama? Dahil kay Adan. Oh, mamili ka ngayon tao. Anong gagawin mo? Mabuti o masama? Alam pareho yan eh. Kung ano ang mabuti at masama, pagka ginawa mo ang masama, nagkakasala ka sa Diyos. Oh. Si Noe ba nangangaral sa panahon niya? Nangangaral si Noe. Basa. Sasabihin walang katwiran, wala pang 10 utos. Kahit walang 10 utos, may katwiran ang Diyos dyan. Ah, pakinggan mo sa 2 Pedro 2:5. Ganito po ang ating mababasa, kapatid. Ito ang sabi ha. Ah, at ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapwat iningatan si Noe na ano? Na tagapangaral na katwiran na kasama ng ibang 7 pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama o ginunaw yung masasama. Nangaral si Noe, Brother Melchior, tagapangaral ng katwiran niyan si Noe. Kaya nga habang ginagawa ni Noe ang daong ng ilang taon, nagpapahinuhod ang Diyos sa kanilang mga kasamaan, nag-iintay ang Diyos, nagpapasinsya, nangangaral si Noe, Brother Melchior. Pero ayaw nila. Mabigat ang kasalanan nila, Brother Melchior. Tapos sasabihin mo, pumunta sila sa purgatory at pinuntahan ni Kristo, dadalhin sa langit, nililininisin. Mali. Walang pagli... Pinangaralan na nga ni Noe. Ilang taong ginawa ni Noe ang bangka. Ayaw nila. Tapos doon lang pala sa purgatorium, malilinis yung mga tao na yung mabibigat ang kasamaan. Oh, mabibigat yung Brother Melchior, yung mga taong nabuhay sa panahon ni Noe na andun sa kulungan na pinuntahan ni Kristo. Hindi po yun purgatory, yun po ay karsel
kulungan ng mga masasamang espiritu, mga kapatid. Ha? Kulungan yun ng mga masasamang espiritu sa panahon ni Noe. Mabibigat kasi ang mga kasalanan doon. Pero sabi ni Brother Richard, hindi raw mabibigat. Ito siya sa sinasabi ng Biblia. Ha? Wala daw mabibigat doon. Nagkakainan lang naman eh. Sabi niya, kung paano sa panahon ni Noe nagsisikain, nagsiyasawa. O, oh, anong mabigat yan? Nagkakainan lang naman eh. Sabi niya eh. Eh, hindi mo nabasa yung Genesis 5:5? Nakita ng Diyos na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Kaya niya ginunaw ang mga tao sa lupa nung una, Brother Melchor. Ang espiritu noon, kinulong ng Diyos doon sa kasil, kulungan ng mga masasamang espiritu. Brother Melchor, na pumunta si Kristo doon nung siya namatay. Last two minutes. Nung inilibing siya at nangaral or ipinahayag niya doon sa mga espiritu na yon, no? So, yan ang dapat mo maintindihan, Brother Melchor, no? At yung sinabi mo, kontra sa Biblia at kontra sa CCC. Bakit? Ang sabi kasi ng CCC, mga lesser fault lang ang mapupunta sa purgatory. Dahil yun ang final purification. Eh bakit ito sinabi? Purgatory, ika na ayon sa kanilang mga scholar ay pinuntahan ni Kristo, mabibigat ang mga kasalanan dyan. Yan ang pananiwalaan mo. Sisi o yung Bible. Ito advice ko sa iyo, bro. Dahil masipag ka rin lang naman sa pagbabasa, no? Sinusubong aral ng iba. Aral ng ibang sikta. Yung sariling pag-aaral ng Biblia. Makuha mo po, ang katotohanan, kung ano po yung katotohanan. Tingnan nyo, oh, kontra ang CCC sa Biblia. Sabi ng CCC, ang mapupunta sa purgatorio, yung hindi mabibigat na kasalanan. Dahil ang mabibigat, diretso yan doon sa impyerno, sabi sa CCC. Oh, ang lesser fault lang, mapupunta sa purgatorio. Eh bakit itong sinasabi niyong purgatorio? Bakit ang nakarating dito sa unang Pedro 3:19? Mabigat ang mga kasalanan nung nakarating dyan. So, ibig sabihin, hindi yan purgatorio. Hindi yan purgatorio. Yan po ay kulungan ng mga espiritu masasama, Brother Melchor. Hindi yan purgatorio, no? Karsil po yan. Yan po ang kinatatakutan ng mga demonyo nung nangaral si Kristo. Time is up. Time is up. Okay, diyan po nagtatapos ang ating affirmative negative, no, sa kanya rebuttal. So, Uncle Mel, ready ka na ba for your question and answer question? Okay, Bro Mel, your time start now. Yung sinasabi doon sa binasa mo sa Genesis chapter 6, yung mabibigat na kasalan ng tao, mga lahi ba yun ni Noah, yes or no? Walang sinabi doon kung yun ay mga lahi ni Noah. Okay. So ang sinabi doon, mga tao. Ang sinasabi ng Biblia na mga lahi ni Noe ay yung kasama doon sa walo. Yung mga asawa ng kanyang mga anak na tatlo at ang kanyang asawa at siya. Yan po ang nasa Biblia. Sabi mo, walang binabanggit na tao doon. Kung sinabi, minabasa ako dito sa 5, at nakita ng Panginoon ang mga mabibigat na kasalanan ginamit nito. Iaakyat lang natin sa taas. Ang sabi, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw at ang mga anak na nagsisiting, ano, yung mga anak ng tao. Sabi mo, hindi mo alam. Itataas mo lang sa purpose. Objection, Mr. Moderator. Mali po ang pagkakuha niya sa aking sagot. Objection. Sabi mo, hindi mo alam kung sino time yon. Time stop. Sabi wait mo, hindi mo alam. Wag po kayo mag-usap. Wait lang po. Kung may mga gusto kayong i-address, address niyo po sa akin. Wag po kayo mag-usap. Mr. Moderator, eto muna ako muna. Sabi niya, hindi niya raw siguro na yun ay ano, wala daw siya siguro. Sabi ko, mali. Ano wala pong sinabi mo na siguro. Wait lang po. Wait lang po. Patapusin ko lang muna si Brother Mel. Tapos, bigyan kita ng counter-objection, bro. Sige.
Ray, go ahead, bro, man. Ako? Sa Oh. tinanong ko kung yung bang sinasabi daw mabibigat ang kasalanan ay mga angkan galing sa angkan ni Noah. Sabi niya hindi raw siya sigurado kasi wala raw tinutukoy na tao daw. Sinabi lang tao. Nung inakyat ko sa taas, merong tinukoy, yun yung mga giants. At saka yung mga ano, mga anak ng Diyos, hindi ito yung anghel ha, yung mga anak ng Diyos na babae ng tao. Kasi sis, yung lahi ni Seth, may mga tinatawag ditong anak ng Diyos. Sabi niya, wala daw tinukoy. Meron, no? Kaya unang-una, ang tanong ko sa kanya, meron bang lahi na tinutukoy doon na masasama? Lahi ba yun ni Noah o hindi? Yes or no? Ayan. So, meron ka ba yung counter objection, bro, dudes? Go ahead. Ang counter objection ko, papaliwanan ko lang yung sagot ko. Ang sagot ko kanina, walang sinabi sa Biblia na may kasamang lahi doon na nagamatay si Noah. Dahil ang kanyang naligtas doon, mga sangbahayan, ang sangbahayan ni Noah, yung walo, tatlo sa kanyang anak, mga asawa, yung kanyang asawa at siya. Yun ang sagot ko, Brother Mature. Okay. So ganito. Excuse me. Ang ano ko kasi sabi niya wala daw. Tinanong ko kung ang mga nando doon ay mga lahi ni Noah, yung mga kasama, yung mga namatay doon, no? Yun ang inaano ko. Sinabi niya wala daw binanggit, pero nung bumasa ako, mayroong binabanggit eh, mga giants nga yung mga nando doon eh. Hindi naman yun mga lahi ni Noah na masuway. Okay. Eh, binabanggit so doon ganito, yung mga... Uncle Mel, idali na lang natin siya sa, ano, sige, sa sige. Conclusion. Sige, sige, sige. So tuloy na natin yung question and answer para umandar po tayo. So, okay, time check tayo. Ano na? Mars? Okay, meron na lang 5 minutes and 56 seconds. Okay, go ahead. Uncle Mel, go ahead. Okay. Doon sa New Testament, totoo ba yung sinabi ni Jesus doon na ang mga tao doon during that time ay nag-aasawa, nagiinom, kumakain? May binanggit ba si Jesus doon na mabibigat yung kanilang ginagawang kasalanan, yung uminom, kumain, mag-asawa? Mayroon ba binanggit o wala? Litra por litra, wala. Ang sinabi doon, sila ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisitayo, hanggang sa dumating yung baha. Pero yun po ay considered na mabigat. Bakit? Kasi wala silang panahon sa katwiran. Sarili lang ang kanilang iniisip. Busy sila. No? At kung hindi mabibigat yun, hindi sana gugunawin yun, Brother Mil. No? Next kaya question. Kaya nga ginunaw dahil mabigat. Sige po. So kung mabibigat ang kasalanan noon, yung mga bihag doon sa bilanggo, bakit nung bumaba si Kristo sa lupa, ay sa ilalim ng lupa na yun na sinasabi, na realm of dead, bakit dinala niya ito sa langit? Kung mabibigat pala yun. Eh, sabi nga, di ba, pagka mabibigat, hindi makakapasok sa langit. Kung mabibigat pala yun, ayon sa pangunawa mo, dahil nakabasa ka ng mabigat doon, bakit dinala niya yung mga maraming bihag na yun sa langit kung mabibigat pala yun? Yun lang tanong ko. Bakit dinala yun ni Kristo nung bumaba siya at siya rin umakyat, nagdana lang maraming biyag. Kung yon ay mabigat, bakit niya hindi na masalang? Okay. Sagot po, napakagandang tanong, Brother Mil. Si Kristo, hindi po totoo na dinala niya ang mga espiritu na sa bilangguan nung umakyat siya sa langit. Hindi po yan totoo. Wala pong nakasulat sa Biblia na nung si Kristo ay pumasok sa bilangguan ng mga espiritu at umakyat sa langit, ay kasama yaong mga espiritu na yon ng mga taong masama sa panahon ni Noe. Wala tayong mababasang ganon. Okay. Yung bihag, sige, tuloy. So sabi mo walang mababasa, doon ako kukuha sa tanong. Sabi dito sa Epeso 4:8 in the following verse, ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa langit, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin sa 9 nang umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalinang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. Ito ba yung binabaan ni Kristo doon sa kailaliman ng lupa na iranalan niya ayon sa binasa mo? Ito o hindi? Yes, totoo yan. Si Kristo bumaba doon sa lugar na yon. Pero walang sinabi diyan na nang umakyat siya
ay dinala niya ang mga espiritong suwail noon sa langit, doon sa langit. Ang sabi diyan, nung umakyat siya sa kalaliman, dinala niyang bihag ang pagkabihag. Anong bihag? Anong bihag ito? Hindi po ito mga espiritu. Hindi po ito mga espiritu, mga bihag ito. Bihag ni Satanas, Brother Mil. Si Satanas ay bumibihag yan. Ha? Next question. May talata dyan sa Biblia. Sige po. Bihag ni Satanas yan, ibig sabihin na kay Satanas yan. Bakit pa kinabinawi ni Jesus? Eh, na kay Satanas na pala yan. Ganong bihag na pala yan. Bakit? Ibig sabihin, ano ibig sabihin? Sabi mo, bihag yan ni Satanas. Ang tanong ko, kung bihag yan ni Satanas, bakit nakuha pa ni Jesus na dalhin sa langit? Sagot. Okay po, sagot. Hindi po totoo, ulitin ko ang sagot, na yung mga nasa bilangguan ay dinala ni Jesus sa langit. Yung mga bihag dyan na dinala niya sa pagkabihag, hindi po yun yung nasa bilangguan. Yun yung mga tao na bihag ni Satanas, Brother Mil. Yun ang wikang nagkasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang makawala sa silo ni Satanas. Ayun. Namimihag. Mag-ingat kayo. Ang inyong kalaban na Diablo ay naninilo. Naghahanap ng masisila. Ayun po, Brother Mil. Ito yung tanong ko. Sabi mo, bihag yan ni Satanas. No? Nando doon. No? Pag sinabing bihag, nakabilanggo, yes or no? Ay, hindi po ako na sinagsabi na yung nasa ilalim ng lupa ay bihag ni Satanas. Bihag ba? Nakabilanggo, yes or no? Yung nakabilanggo, hindi po yung bihag. Bilanggo nga eh. Sir Moderator, pag sinabi bihag yun, bihag, nakabilanggo ba yon, yes or no? Hindi. Ah, hindi. Hindi po yung bihag. Iba yung nakakulong. Bihag. Nakakulong. Bihag sa nakakulong. No? Kasi yung nakakulong, ibig sabihin, may ginawang kasalanan yun, mga masasama yun. No? Noon sa panahon ni Noe. Ngayon, yung tinutukoy sa Episode 4:8, hindi yung nasa kulungan. Yan yung mga taong, yung mga tao na wala sa kulungan, na bihag ni Satanas. Kasi si Satanas, gumagala yan, bumibihag yan. Last 2 minutes. Next question. Okay, next question. Itong mga tao na sinasabi mong bihag pala ni Satanas yan, ay yan ay mabibigat ang kasalanan, yes or no? Yung iba dyan, nasilo lang, okay, yung iba hindi. Question, Mr. Moderator, objection. Yung bihag ni Satanas na yan, mabibigat ba ang kasalanan yan, yes or no? Okay. Ang sagot, pwedeng yes, pwedeng no. Walang ganon, categorical yan. Mr. Moderator, walang ganon. Categorical yung tanong ko eh. Categorical question? Hindi po, ang sagot kasi brother, Mr. Moderator, yes or no. Kasi bakit po? Pwedeng may mabigat, pwedeng hindi. Bakit po? Meron kasi sinasabi sa Biblia, yung nasa apoy na agawin eh. Yung mga nagkakasala, agawin. Kumbaga, papunta ng impirno, sabi sa kapatid, agawin, papagbalaki loob. Objection. Hindi naman ako nagtatanong doon sa agawin sa apoy eh. Dito ako nagtatanong sa ano eh. Yung mabibigat na kasalanan eh. Hindi ko naman tinatawag yung iba agawin sa apoy, no? Yung iba ay ganyan, no? Nasa first gen din yan. Hindi naman yun. Ang ginagamit ko yung nasa Epeso. Ang tinatanong ko doon, yung bang bihag ni Satanas na yan, mabibigat ba ang kasalanan yan? Yes or no, categorical question, dapat mamimili diyan, hindi parehong categorical tapos dalawa yung sagot, kaya nga categorical eh. Okay, for the sake of argument, yes, mabibigat yan. Okay, bakit po? Ito ang paliwanag. Pagka ang isang tao ay silo ni Satanas, ang ginagawa niyan ay kalooban ni Satanas. Sabi ni Kristo, kayo'y sa inyong amang Diablo at ang kalooban ng inyong ama ang nais ninyong gawin. Mabibigat yan, kapatid. Nung si Kristo ay nabuhay na maguli, no? Next question. Okay. Sige. Yung sa Exodus chapter 4:8 na mabibigat pala yung kasalanan niyan. Tanong, dinala niya ito sa langit. He ascended on high, sabi, no? In heaven, dinala niya sa langit, sabi lang. Nagdala na maraming bihag, no? Mabibigat yung kasalanan.
makakapasok ba ang mabibigat na kasalanan sa langit? Yes or no? Gayun sinabi mong mabibigat yun. May mabibigat bang kasalanan na makapapasok sa langit? Yes or no? Yung mga bihag dyan na tinutukoy sa Efeso 4:8. Time is up. Nakasayang. So yun. Sige, sasagutin ko, bro. Okay lang. Sige. Time na. Okay. Okay lang, tingnan natin kung yes or no lang. Okay lang, Brad Meriton? Sige. Yung mga bihag dyan nang umakyat si Kristo sa langit, yun yung mga bihag ni Satanas na nabihag niya. Dinala niyang bihag ang pagkabihag. Diba? Bakit niya din nalang bihag? Kasi nung nagtagumpay siya sa kasalanan, tinubos niya sa kamatayan, nung nagtagumpay siya, nabuhos ang kanyang dugo, yung bihag ni Satanas ng mga sumampalataya sa kanya, ay dinala niya yung bihag. Diretso kasi yan, brother. Sige. Moderator? Ayan. So, okay na? So, sige, doon na tayo sa 5 minutes conclusion. So, ready ka na ba sa 5 minutes conclusion, brother Dudes? Sige po. Okay. So, brother Dudes, your time start now for 5 minutes. Okay, salamat po, Mr. Moderator, Timer, no? Sorry, brother Melchor, napakaganda ng aming usapan, napakabait ngayon, walang taasan na ito, no? Pwede mo lang ganito, no? So, mga kapatid, si Brother Mel, hindi siya buong paniniwala na ang purgatory ay dako lugar, mga kapatid, no? Tama naman po yun, process ang purification. Kaya lang yung purgatory, tumutukoy yun talaga sa dako. Kaya nga may tori, purge, English, purification. Paglalagyan mo ng tori, yun ay nag-signify ng isang place, mga kapatid, na kung saan ayon sa kanila, doon ginagawa ang purification. Mga kapatid, wala pong purification after death. Tandaan nyo po yan. Kanina po natin tinatanong siya sa mga talata. Yung mga talatang binanggit niya sa Isaiah, sa Zacarias, nilinis si Isaias, nilinis si Zacarias, buhay sila doon, mga kapatid, nung nilinis sila. Hindi pa sila patay doon. Ang konsepto, tandaan nyo po, ang konsepto ng purgatory, final purification ng mga patay, ng nakaluluwa ng mga patay ng mga tao. Pero yung sad to say, mga kapatid, yung ginamit ni Brother Melchor na mga talata, mga buhay yung mga tao na nilinis ng Diyos. Buhay si Zacarias, buhay si Isaias, mga kapatid. Kasi bakit? Wala siyang mababasa kasi sa Biblia na purification, na salitang purification after death. Walang ganun. May apoy, purification after death, walang ganun mababasa si Brother Neil. Inihintay kong basahin niya yung unang Corinto 3:14-15, hindi niya binasa. May apoy daw doon na sa pamamagitan ng apoy ililigtas. Yung apoy na tinutukoy, mga kapatid, na magliligtas, yun po ay sumisimbolo sa pagsubok, mga kapatid. Ang apoy doon sa unang Corinto 3:11, apoy na pansubok, hindi panlinis, mga kapatid. Tingnan nyo ho, ha. Datapwat sino man sa 14. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw ni Aon, siya ay tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may sa tulad sa pamamagitan ng apoy. Sa purgatory po ba ito? After death po ba ito? Hindi po. Bakit? Ang apoy ang susubok sa gawa ng sino man, mga kapatid. So yung apoy na yon, yun ang pagsubok sa mga gawa. E doon sa kabilang buhay, wala na ho tayong gawa doon. Hindi na masusubok ng apoy ang iyong gawa dahil wala ka ng gawa, mga kapatid. Ha? Ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw inihahayag at ang apoy
rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano iyaon. So mga worker sa iglesia, huwag kayong magtayo sa ibabaw ng batong Kristo na saliga ng iglesia, na ang pinagsaliga ng inyong pagtatayo ay bato, you know? Natapat kung ang sino may magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng pilak, mahalagang bato ka, ito yung diyame. Huh? Ang gawa ng bawat isa mga hayag, susubukin ng apoy. So yung apoy na yun, yun ay pagsubok mga kapatid. Nasa unang Pedro, binanggit ko lang to kasi hindi naman ginadirito ni Brother Melchor. So babang patid ay ang pagsubok sa ating pananampalataya. Unang Pedro 1:7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan di, sabi ni Pedro, ang kausap niya mga buhay pa, hindi pa patay. Hindi pa patay itong mga kausap niya, kaya hindi pa ito after death. Ang inyong pananampalataya ay gaya ng ginto na mahalaga, sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Pag nasubok, anong masusubungan? Sa ikabubuhay, ikaluluwalhati, at ikararangan. Time is up. So dyan nagtatapos ang conclusion ng ating negative sa temang purgatory. Yan. So, ready ka na, Bro Mel, para sa iyong conclusion? Yes. Okay. Your time start now, Bro Mel. Okay. Kung gusto ng kaibigan nating si Dudes Arisgado ng letra for letra ng purgatory, bumili ka ng Italian Bible, no? Sa Jeremiah 2:22, nando doon yung salitang purgatory. Basahin ko. Aden ginance tutti labi col mitro ed usi attorno et te asai erba di purgatori. Gusto mo makita? Meron akong ano dito. Ayan na. Ayan na. Nandiyan dyan yung letra for letra ang purgatori. Ayan na. Ayan. Nasa bahay lang yung aking Judati Bible. Nandiyan dyan yung salitang purgatori. Ibig sabihin ng paglilinis. Na natin makikita. Sabi ng ating kaibigan si Dudes kanina, mga buhay daw yun, natural, gaya ng sinabi ko kanina, mga buhay at patay, nililinis ng Diyos. Sabi ko nga, dito pa sa lupa, nililinis ka na, then after that, ay nililinis. Kaya kung mga nararamdaman natin kapighatian, nararamdaman natin mga problema na nagiging matatag tayo, isa yan sa mga purification na ginagawa ng Diyos sa paghahanda sa atin upang humarap tayo sa Kanya. No? No, yun yun. Kaya sabi ko, buhay man o patay, dumadaan sa paglilinis ng Diyos, sa pagsubok ng Diyos. No? Isa yan ang paglilinis na yan, yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin na nandito pa sa tayo sa lupa, kasama yan sa purification process natin ng Diyos. Sabi niya, wala daw ng mga matay. Ito, nagtagumpay na. Ibig sabi, nagtagumpay, tapos na. At sabi rito, at sinabi niya sa akin, pahayag 7-4, no? 7. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay, tapos na to. Sa gitna ng matinding kapighatian, nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Sabi nga dito, nagtanong, ginoon niya, tinanong ako na isa sa mga Pino, sino ang mga tao nakadabit na puti at saan sila nang galing? Ginoon, kayo po ang nakaang sagot niya. Sinabi niya, sila ang mga nagtagumpay at nilinis sila. Na, nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Sila ay mula sa bawat lahi, wika, lipi, na nakaharap sa trono ng Diyos at may hawak-hawak na mga palaspas. Nilinis na sila. Sabi mo, buhay lang nilinis sa trono na ng Diyos. Ang dami mula sa bawat lahi, wika, lipi at mga bansa na nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Nando doon yung mga pinaputi sila ng dugo ng kordero. That is a purification process. No? Yun yung sabi mo, wala. Meron! Tapos na din ano, nagtagumpay. Sabi, nagtagumpay, tapos na yung pakikipaglaban nila dahil dumaan na sila sa mga pagsubok na tanda na kung saan kasama yon sa purification process. Aminado naman ang ating kaibigan Dutch na ito ay lugar. No? Kaya sinabi ko, it is a state or place. Kaya nilagyan ko ng or place. Hindi ko sinabing literal place.
Purgatory is a state of condition. It is a condition of existence. No? Ito yung satisfactory. No? Satisfactory na dapat na-attain ng isang taong Kristiyano na bagamat sabi nga doon sa Revelation 22:3, walang makikita roon na sinumpa o maruni sa langit. Tapos yung sinabi ng ating kaibigan, yung Efeso 4:8 daw, ay mabibigat daw yung kasalanan. Pero inamin niya, oh, mabibigat yun. Pero dinala ni Jesus sa langit. Eh, wala nga makikita ng isinumpa doon. Tapos dadalin mo yung mga mabibigat yung kasalanan sa langit. Di ba? Mag-isip siya tayo. Sinabi niya, mabibigat yung kasalanan nung nando doon, yung mga nakabilihag ni Satanas na yon dahil biniyag na. Pero nagawa pang dali ni Kristo sa langit. Kung mabibigat yun, eh, sabi nga ng Revelation, walang makikita o masusumpangan doon na mga isinumpa o marumi. Wala, ba't dinala niya yun? Di ba? Ito natin makikita. At yung binasa niya, Genesis, last no? One minute. Ayun, ang bilis naman. Yung binasa niya ang Genesis, yung mga lahi ng mga tao, yung pinaros, yung mga lahi ng mga giants yung nando doon eh. At saka yung mga lahi ni Seth yung sinasabing anak ng Diyos doon. No? yun. Hindi yung mga lahi ni Noah. Kaya nga ang lahi ni Noah na nakita niyang mga ano, na alam, nakita niyang banal ito at matunog sumusunod sa kanya, kinuha niya. Doon natin makikita. Kasi ang Bible kasi, bro, literature yan. No? Hindi lahat ng nakasulat diyan ay literal. Bible is a literature. Kaya bago tayo mag-conclude na ngayon, titingnan natin yung kasunod sa taas at saka yung katapusan sa baba para makita natin kung ano yung context. Hindi yung text lang. Yung context ang hahanapin mo doon, hindi yung text lang. Ganun po ang pag-aaral at pag-auna sa Bible. If there's a text, there is a context. No? Kaya nga sabi ni Jesus, kapag ka ikaw, basahin natin. Hey, time is up. Makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kaliit-liit. Ay, miss up. Mateo, okay, tapos na pala. Yan. Ang set na. So, maraming salamat sa ating mga pagkikiting ng debatista. So, since tapos na ang ating debate, magbigay tayo ng pasasalamat. So, unahin na muna natin ang ating kaibigan na si Brother Dodds. Brother Dodds, baka may gusto kang i-promote tsaka pasalamatan. Okay, salamat po sa inyo mga kapatid, no, sa magandang talakayan at naway nakapagbigay tayo ng mga kaalamang espiritual sa ating pong mga kababayan upang sila po ay magsuri sa katotohanan ng mga pagliligtas at mga paglilinis sa ating mga kaluluwa habang tayo ay andito sa lupa. Mga kapatid, salamat sa ating moderator, ating pong timer, kay Brother Melchor. Yun lang po, mga kapatid. Okay, maraming salamat. Uncle Mel, baka pa i-gusto ka promote tsaka pasalamatan. Nauna, salamat sa lahat ng nanood, no? At sa lahat ng mga nandito, lala sa moderator natin, no? Galing sa trabaho pa yung pinagbigyan tayo. Ganun din sa ating kaibigang si Dudes Ugo. Nandito lang si Brother Mel. Sa maayos at maginoong talakayan ang ating dapat pairalin dito, no? Nakita mo, wala tayong sigawan, wala tayong ano. Kung ano yung belief ng Catholic Church, yun ang aming isinasabi dito. Kaya nasa harap ko rito yung CCC at saka yung CFC na nandito at may Bible verse na batayan ito doon sa Bible, gaya ng mga inilatan ko. No? So maraming salamat sa lahat. At sa ganun din sa ating kaibigan, si Brother Dudes, nandito lang si Brother Mel. Sa sino mang gusto na makipagtalakayan sa akin, lalo-lalo na yung ora et labora, no? Yan ang gusto kong makatalakayan sa kahit na anong topic. Na meron din ako monitor dito, no? Na ako naman ang kanyang katapik. Mag-doon sa comment. No? Salamat po at maraming salamat. Ganun din sa ating sisnads na nag-on-air nito at nag-ano. Salamat. God bless us all. Ang lahat ganun din sa mga nandito, no? Kay Ma'am Angie, kay Hercules, kay Bro Boots, kay Roel Teo, at sa lahat pa, no? Maraming salamat. God bless us all sa ating lahat. Ang lahat ng kapurian at kalawalatian ay para sa ating Diyos at sa Kanyang sila. Salamat. Ayun, maraming salamat. So, ayan, bago magtapos, no, at ibibigay ko na ang ating mikropono at ang entablado sa ating pinakamagandang muse at
pinaka-sexy na host, si Snan. Ayos ah, parang bola-bola na to ah. Okay. Okay, maraming salamat. Pwede ba mga object sa sexy? Objection, Jero. Okay, maraming salamat po sa ating G na moderator. At talaga naman po, talagang parang nas. Ayan. Yan po ay talagang galing pa sa trabaho at pinagbigyan po tayo. At salamat po sa ating dalawang debaters na talaga namang napaka-peaceful at na talagang napaka-maayos na pag-uusap para sa bawat pananampalataya kanilang kanilang pinananampalatayanan. At sa lahat po sa atin dyan sa comment section, ayan, hindi ko lang po kayo ma- isa-isa, shoutout po sa inyo at sa lahat po ng nag-share at sa lahat po ng mga naririto ngayon sa loob. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. At nawa po yung ating pagninili at pag-aaral ng bawat pananampalataya ay kayo na po ang humusga. So again, maraming salamat po sa ating G na moderator. Guwapo na moderator. At sa atin po dalawang debatista. Salamat po at pagpalain naman po tayo lahat ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Amen. So, thank Amen. You. Salamat po. Thank you. Salamat po, Bro Dus, Bro Mel. Thank you. God bless us all. Nababanggit mo, bakit wag nababanggit mo yung gwapong-gwapong kumpare mo eh natatawa ka. Parang hindi mo tanggap. Eh, pag hindi ko tanggap, di iiyak ako. Thank you po. At ayan, so gabi na. Madaling araw na at akin lang. Ano? Wala na. Pwede bang tanongin si Bro Dodge? Wala na siya. Ako sa iya. At shout out kay Brother Robert ng Oman. Thank you. Salamat po. Ayan. Ayan pa si Bro Robert. Si Bro Robert. Salamat po at pagbigyan niyo na ako. Okay, thank you. Salamat po sa ating lahat. Thank you at 11 na. Maraming salamat yung mata, po. Yung mata.